Nasaksihan nga natin sa huling kabanata ang dating buhay ng Kaiju No. 9 at kung paano ito nagsimula. Nakita din natin ang pag-transform nito sa bago nitong anyo at mas lalo pang lumakas, dahilan kaya talagang bagsak ang ating bida. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pagkakaroon ng marka ni Commander Ashiro na katulad kung paano nito inatake si Kafka. Kaya naman nang makita nga ito ni Chief Eiju Itami, ay agad nga itong tumawag at sigaw nga nito sa ating commander na tumakas na nga daw ito at umatras na sa laban sa Kaiju No. 9. Pati nga ang control room ay tila pinagpapawisan na dahil sa sobrang lakas ng transformation ng kanilang kalaban ngayon. Agad nang tanong ng officer kung ano na daw ba ang status ni Kafka. Sagot nga ng control room na wala pa din daw vitals hanggang ngayon ang Kaiju No. 8. Tila malubha talaga ang natamo nitong pinsala sa sobrang lakas ng No. 9. Kaya naman pati nga siya ay sobrang kinakabahan na sa mga posibleng mangyari kay Kafka na kanilang main force at kay Commander Mina Ashiro. Wika nga ng No. 9 sa isipan ni Commander na sinabihan na nga daw niya si Ashiro. Nawala nga kahit na sino man ang magagawang makataka sa kanya. Kahit sa anuman panahon pa man or kahit na gaano pa ito kalakas. At kahit na daw ang kanyang sarili or ang buong defense force ay walang exception. Makikita nga natin na kahit minarkahan na ng Kaiju No. 9 ang ating Commander Ashiro, ay tila hindi pa din ito natatakot or hindi pa din ito natitinag sa kapangyarihan ng pinakamalakas na kalaban na kanilang kaharap. Agad nang tanong nito sa kanyang isipan na ano daw bang meron sa mga mata ni Commander Mina Ashiro. Wika nga ng ating Commander Mina Ashiro na palaging ganito daw siya. Palagi daw nasa tabi niya ang taong ito kapag may mga oras na nangangailangan siya ng tulong. Palagi daw nitong pinapanatiling malinis at inaayos ang lahat para wala daw makahadlang sa kanya. At kapag may mga walls naman na hindi daw niya magawang wasakin, ay palagi daw itong gumagawa ng paraan upang bigyan siya ng daan sa lahat ng pagkakataon. Bukod pa nga daw sa lahat ng ito, siya nga daw ang kinikilala ni Commander Mina Ashiro bilang pinakamalakas na Vice Commander sa buong Defense Force. Makikita nga natin sa mga mata ni Commander Ashiro ang isang tao na dumating sa eksena. At ito nga ay walang iba. Hindi ang kanyang mismong Vice Commander. Ang Vice Commander ng 3rd Unit Division, ang prodigy ng angkan ng mga Hoshina at pinakamalakas na arsenal ng Defense Force sa paraan ng Close Combat Quarters. Ang ating Vice Commander Soshiro Hoshina ay dumating na nga sa eksena upang tulungan sina Commander Ashiro at Kafka upang pabagsakin ang Kaiju No. 9. Pumunta nga ito sa likod ng No. 9 at wika nga nito. Hoshina Style, Blade Cutting Technique. Sixth Form, Strata Strike. Dito ay nagpakawala nga si Hoshina ng umaatikabo at napakatinding atake laban sa No. 9. Talagang balagbagan na ang defense force sa kanilang puwersa. After nga nito, ay tila nasaksihan din nina Chief A.G. Itami ang mga kaganapan at pati ang mga tao sa shelter ay nabuhayan ng loob sa pagdating ng kanilang Vice Commander. Napakaangas nga ni Hoshina dito dahil dumating siya sa pinakakritikal na sitwasyon kung saan nakasalalay na ang buhay ni Commander Mina Ashiro. Ibinalita na nga agad ng control room sa lahat na dumating na nga daw ang Vice Commander ng 3rd Unit Division na si Soshiro Hoshina. Makikita nga natin na muli niyang naghanda ang ating Hoshina kasama ang kanyang monster weapon na Kaiju No. 10. At seryoso nga silang dalawa upang ilabas ang kanilang synchronized na release force bilang isang mga mandirigma. Agad nang sigaw ni Okonogi na tumingin niya daw ang kanilang Vice Commander sa likod nito dahil may napansin niya agad si Okonogi sa nangyayari sa eksena. At pagtalikod niya ni Hoshina ay agad nga niyang nakita ang Kaiju No. 9 na tila hindi naapektuhan sa ginawa niyang napakalakas na atake. Bukod pa nga dito ay nagkaroon pa ng marka si Hoshina sa kanyang likod at ang atake nga na ito ay ang slashing attacks ng kanilang kalaban. Kaya naman bago pa nga mahati sa gitna ang katawan ni Hoshina, ay mabilis niyang kumilos si Commander Mina Ashiro at nagpaulan siya ng napakadaming atake sa kanilang kalaban. Kaya naman dahil dito, ay hindi niya natuloy ang atake niya kay Hoshina dahil mas inuna nga niyang iniwasan ang lahat ng atake ni Ashiro. At habang tumatakbo naman si Hoshina, ay tinawagan niya agad nito si Okonogi. Wika ni Hoshina na simulan na nga daw nila ang Phase 2. Sagot nga ni Okonogi na masusunod na ito. Kikilos na daw mula point F to point G. Susundan ang pattern 7 at ilalapag ang lahat ng sandata.
Wika naman ni Hoshina sa kanyang monster weapon number 10 na mas malakas nga daw ang kanilang makakalaban kumpara sa nakaharap nila kanina. Kaya naman, kailangan nga daw nilang ibuhos ang lahat ng kanilang makakaya. Sagot naman ng number 10 na nababaliw na daw ba si Hoshina, ano pa daw ba ang magagawa nila? Kasabay na nito ay bumagsak na nga sa eksena ang request ni Hoshina kay Okonogi. Ang napakadaming mga armas mula sa Defense Force na maaring gamitin ng ating Vice Commander. Seryoso na nga sina Hoshina at number 10 at ibibigay na nga daw nila ang kanilang 100% lakas. Matapos na nito ay agad nang tumakbo ng mabilis si Hoshina, then matapos na nito. Nagpapawala na si Hoshina ng slashing attacks at direktang papunta nga ito sa number 9. At bago pa nga bumagsak ang atake ni Hoshina, ay ginamit niya ng number 9 ang kanyang mga daliri, then matapos na nito. Nagawa nga niyang masalag ang slashing attacks ni Vice Commander Hoshina na tila isang papel lamang. Nagulat nga si Hoshina dito at inisip na nito na hindi daw shield ang ginawa ng number 9, isang impact lang ito mula sa puwersa ng mga daliri nito. Kasabay na nito ay mas pinalaki nga ng number 9 ang kanyang buntot at tila siya naman ang aatake kay Hoshina. Kaya naman after nito ay nagsimula na nga siyang umatake kay Hoshina, dahilan kaya malaking pagsabog na ang ginawa nito sa eksena. Nakaiwas naman si Vice Commander at inisip na nito. Nakapag tinamaan daw siya ng ganitong klaseng atake, ay talagang ikamamatay na daw niya ito. Tinawag na niya si Commander Ashiro at wika nga nito na siya na daw ang bahala sa halimaw at mag-focus na lang daw si Ashiro kay Kafka. Sagot naman sa kanya ni Commander Ashiro na hindi daw ito ang kalaban na magagawang harapin ni Hoshina nang mag-isa lamang ito. Sagot naman ni Vice Commander na alam naman daw niya ito. Kaya naman nakikiusap daw siya na kung pwede daw bang may kahit na isa pang commander ang sumali sa kanilang bakbakan ngayon laban sa Kaiju number 9. After na nito ay bigla nang may sumagot kay Vice Commander Hoshina at wika nga nito. Na kailangan pa daw ba niyang magpaalam sa Defense Force? Hindi niya daw ito pwedeng palagpasin. Narinig nga ni Mina Ashiro ang boses na ito, kaya naman nagulat nga ito nang makilala niya agad ang sumagot sa tawag ni Hoshina. Dagdag pa nito na bakit pa daw ba niya kailangan magpaalam kahit na siya pa daw ang commander ng 1st Unit Division na siyang backbone ng bansang ito. May isang nilalang nga ang nakatayo sa itaas ng mga gusali at tila kilala na nga natin itong lahat. Agad niyang nagulat ang control room at pati ang Kaiju number 9 at nakatingin na nga sa kanya. At dito na nga nagpakilala ang bagong puwersa at pagdating ng kinilalang pinakamalakas na member ng Defense Force na yon sa kasalukuyan. Ang commander ng 1st Unit Division ang holder ng Monster Weapon number 1. At nagawa nitong ma-awaken ang tunay na potensya ng number 1. Ito ay walang iba kung hindi si Jen Narumi. Wika pa nga nito na humanda daw si Hoshina at ang hairstyle nito na parang pinatong nanyog. Dito na nga din dumating ang isa sa mga malalakas na karakter ng Defense Force. Ngayong dalawa na nga sila ni Hoshina na makikipaglaban sa number 9, magagawa kaya nilang pabagsakin ang kalaban. At matutuloy kaya ang pagtulong ni Commander Mina Ashiro sa ating bida. Mas magiging okay sana kung pati ang ibang commander at si Reno Ichikawa ay dumating na din sa eksena. At yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata